Talagang basag ulo to. So they're really looking for trouble. Hindi ito mahalaga. Bakit ito ang ginagawang pinaka-importanteng bagay sa ating bansa ngayon? Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa ating lahat, mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naroon, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, VP Sara, pinagre-resign po sa pagiging vice president. Itong mga Tambi, no, Tambi followers. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Ito po tayo sa isa pa. Ito po, masakit po to, ha. Parang tama po to. Kaya nga, dapat narito si Badong para ipaliwanag sa atin to. Tignan nyo po. Ito po. Pinagre-resign naman si VP Sara bilang Vice President. Marami po maliligaw nito, eh. Tignan nyo po, ha. Papaliwanag ko po sa inyo kung bakit mali to. Ang sabi nito ni Kendray, unity means supporting each other. Ganda, di ba? Not moving behind one's back. PBBM is the president. He sets the direction. VP Inday is the vice president. She can have her own stand, but she cannot command the policy. She is not a co-equal of the president. If VP Inday finds this untenable, resign. Okay, pinagre-resign po. No? Pinagre-resign po ni Kendray si VP Sara kasi sumasalungat sa presidente ng Pilipinas. Sige po, pagbigyan po natin. No? Ano po yung sinasalungat? Pinangungunahan niya sa ICC, di ba? Nagpapahayag si VP Sara, bakit hindi dapat papasukin ang ICC? Alam na po natin yan lahat. Habang sinasabi ni Pangulong Marcos na pag-aaralan natin kung babalik tayo sa ICC, ang lakas ng boses ni Sara Duterte, hindi mo pwedeng ignore na sinasabi niya hindi nararapat na papasukin ang ICC dahil yan po ay hindi po legal na papasukin sila. Yan po yung una, di ba? Yung sa ICC. Kaya siguradong-sigurado tayo na may punto naman to. Bakit nga? Bago ko sagutin yan, no, totoo ba yan na moving behind one's back si Sara Duterte? Kasi for the first time po yung ICC, yan po yung for the first time na kumontra na siya ng direkta kay PBBM. Ano pa po yung isa? Yung peace talk with the government, with the CPPNP. O, diba? Dalawa, ICC at itong peace talk. Yung ICC nga, hindi pa eh. Diba? Nakikiusap pa si Sara Duterte sa DOJ, no, na i-deklara nyo na huwag nyo papasukin, di ba? Nagbibigay pa siya ng katwiran. So, dalawang bagay na yan. Tama yun, no? Parang tama si Kendray. Eh, president yan eh. Vice president ka lang. Kung titignan pa natin, susuriin pa natin, pag ba si nung vice president si Lenny, pwede siyang pumorma kay Tatay Digong? Hindi, di ba? Okay. Alam na natin kung bakit ayaw ni Sara Duterte. Hindi na natin tatalakayin yan. No? Yung pistok, hindi na natin tatalakayin yan. Alam na natin eh kung bakit tumututol Sara Duterte. Diba? Inuulit-ulit natin dito. Hindi naman seryoso yung mga yan eh. Lahat ng presidente nakapagpistok dyan eh. Pero anong katotohanan? Nagpapalakas lang sila. Pero, sa biglang tingin, tama to si Kendray. Unity means supporting each other. So, supporta ka lang, VP ka lang eh. Diba? Vice President ka lang. Unity nga eh. Hindi ikaw co-equal. Tama po yun. O, pero, ang nakakalimutan mo, Kendray, yung salitang unity. No? Ibalik lang natin. Iba po yung pagiging vice president. Pakinggan nyo lang po to. Marami po kayong mapupulot dito. Pakinggan nyo lang po to. Para lahat po ng bibira sa inyo na sabi, marunong pa yan si vice president sa presidente. Dapat mag-resign na siya kung ayaw niya. Di ba? O eto lang po ang sabihin ko. Ang unity po, niligawan po nila si Sara Duterte para maging vice president ni BBM. Tama, mali. Hindi po si Sara Duterte nang ligaw sa kanila. Hindi po, gawin mo naman akong vice president. Hindi po ganun ang sitwasyon. At nag-usap po yung mga yan. Hindi po makikipag-unity si Sara Duterte na walang linaw na usapan. At natitiyak ko sa inyo na isa sa mga pinag-usapan yan ay hindi pa papasukin ng ICC. Bakit? Hindi po two-way. Yun lang po yung mga may malinaw pong mga parameters yan. Sige, makikipag-unity ako sa inyo. Pero ito yung mga kondisyon ko. Hindi pa papasukin ng ICC. Tinitiyak ko sa inyo nakasama yan. Bakit? Dahil ang unang maapektuhan, yung tatay niya. Alam nga naman makipag-unit team ako na, oh, VP Sara, unit team tayo, pero papapasukin ko ICC. Di ba? Imposible. Lahat ng pronouncement ng kandidatong si BBM,
hindi pa papasukin ng ICC. Kaya yan, Kendre, tama ka, unit team sila. Pero hindi kasama sa usapan, no? Na yung tatay ko, na naging dahilan ng pag-unite natin dahil, kutya, sabi nyo nga, sabi nila pareho, itutuloy namin yung ginawa ni Digong. Pareho sila pag nagsasalita. Yan yung mga unity nila eh. Hindi pa papasukin ng ICC. Mas lalong hindi makikipagpisto sa CPP-NPA. Iba po yung pagiging vice president nang wala kayong pinag-agrihan. Pero kung may unity team kayo, hindi imposible, bobo ba yan si Sara Duterte? O unity team ako, basta vice president mo ako, ha? Susuportahan lang kita kahit na ano. Kahit na pakulong mo pa tatay ko, okay lang sa akin. Basta vice president mo ako. Ganun ba yun sa tingin nyo? Never. Kaya mali po yung premise nyo na bakit parang co-equal. Hindi po nakiki-co-equal. Kailan lang po kumontra si Sara ng direkta? Ngayon lang po ICC tsaka yung pistop. Eh puta, involved na yung tatay niya. Lahat ng mga pinag-unit team nila, wala na. Titirahin nyo. Siya pang palalabasin nyo pa na ano yung sinasabi? Moving behind his once back. Ganyan po yung tsorya nila lahat eh. Kaya yung mga, alam nyo po, naniniwala naman ako, natapat po yung mga loyalists vloggers, yung mga loyal sa mga Marcos vloggers. Tapat po, kaya napapaniwala kasi mga ganun yung mga yun. Ay, ganun ba? O, Badong, ano ka Badong? Madali po mapaniwala ng mga tatalino. Biro mo sabihin, oo nga, bakit feeling niya pantay sila ni Sara Duterte? Hindi po, kaya kahit kailan, lahat po ng pronouncement ni VP Sara Duterte, very supportive. Pero itong papakulong nyo na ang tatay, itong ibabalik nyo yung pinaghirapan nila sa NTF-LCAC, no? Yung pinaghirapan nila sa NTF-LCAC ay babaliwalain ninyo para makipagpistok at tumagal pa yan. Eh alam naman natin yung purpose. Kung si BBM lang, wala na po siyang pakialam dyan. Kung magtagumpay ang NTF-LCAC at ma-recognize na yan ang pinasimulan ni Duterte, wala na po siyang pakialam. Sino po may pakialam? Yung kinakailangan na may say ako. Sino ba yung may say dapat? Eh, alam na natin lahat. Kinakailangan pa bang ispilingin yan? Maiiyak ka na lang eh. Maiiyak ka na lang sa awa sa mga Duterte. Maiiyak ka na lang sa galit. Maiiyak ka na lang para sa mga susunod na henerasyon na hindi nakaranas ng pamumuno ng mga Duterte. Hindi nila, at least tayo, nakaranas tayo ng 6 na taon. Sabi ko nga, paulit-ulit. Di ba? Ang sabi ko, paulit-ulit, 6 years ay napakabilis sa isang matinong presidente. Pero ang 6 years ay super tagal para sa kabaliktaran. Real talk, mga kapatid. Naiinip na ba kayo ngayon? Yan lang ang sukatan dyan. Kung naiinip na kayo ngayon na mag-2028 na, mahaba pa yan. Yung same people na yan na makikita natin nagtatakal ngayon ng 20 kilong bigas, kinabukasan, tigil na yung proyekto. Ganyang uri ng liderato ang ipapalit natin sa mga Duterte. Ganyang uri ng kandidato, ganyang uri ng mga liderato ang niyayakap ng press, ang niyayakap ng mga dilawan. Pareho sila eh. Ito po ay labanan ng paramihan ng kakampi. Ang problema lang, kukunti lang tayo. Kukunti lang yung nagsasalita para sa mga Duterte. Inuuna pa ng mga maka-Duterte yung sarili nila na iangat yung sarili nila bago yung mga Duterte. Nakakaiyak kasi nagtagumpay tayo for 6 years. Ang hinahanap lang natin, sino yung magtutuloy? Sino yung kandidatong magtutuloy for another 6 years? Tapos ang pinag-uusapan natin, paano uusigin? Bakit nyo uusigin? Ano ang ginawa sa bayan natin? Nagnakaw ba? Wala nga kayong bintang na nanakaw. Wala nga kayong binibintang na nagpayaman. Sakripisyo ang nakuha ni Pangulong Duterte, kaaway, kalaban. Malalaking tao nilabanan, oligarko, drug lords, mga makapangyarihan, mayayamang tao.
para magbigay ng magandang bukas sa atin. Glimpse, pinatikim tayo. Ito ang magandang pamumuno. Ito ang magagandang pamumuno. 6 na taon tayong pinalasap. Pero lahat tayo, umaayon pa ngayon. Yung nakaranas ng... Hindi po tayo guminhawa. Ang Pilipinas po mula noon hanggang ngayon, mahirap pa rin. Pero yung nakatikim ka ng kapayapaan sa buhay, nakaranas ka ng payapang paligid, yung proyekto na nagbuwat sa atin, nagbigay sa atin ng utang ina mo, hayop ka, wala kang ginawa rito kundi manggulo. Wala akong panahon sa iyo. Hindi kayo importante. Yan ang iintindihin mo, yung galit ko, yung galit ng 32 million ang intindihin nyo. Ganun talaga buhay, di ba? Sabi nga natin, pinatikim tayo eh. Meron tayong ano, na pinasilip. Ito ang itsura na, magiging itsura ng Pilipinas sa isang matunong pamunuan. Pinasilip lang sa atin. Pero pag hindi natin ni-resist, pag hindi tayo tumutol sa ginagawa nito, ginagawa nila kay Duterte, pag hindi natin yan tinutulan, wala nang papalit. Wala nang papalit na matinong liderato. Kahit ako, sabihin ko, Sara Duterte, huwag ka nang tumakbo. Pag tinuloy-tuloy nila yung panggagago kay Tatay Digong, at wala tayong ginawa, hindi natin deserve lahat to. We don't deserve another Duterte leadership. Pag hinayaan natin sila na bastusin, gaguhin si Pangulong Duterte. Yan lang po ang ating topic. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman...